mas digdas daw sa pangalaga ng National Bureau of Investigation. Kaya doon sumuko ang pulis na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Dismayado naman si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na hindi sa Philippine National Police sumuko si Santa Isabel. Narito po ang report. Matapos maging laman ng mga balita nitong nakarang linggo, sumuko na si SPO3 Ricky Santa Isabel sa National Bureau of Investigation o NBI. Base sa impormasyong nakuha ng GMA News, kagabi pa raw nagtungo sa tanggapan ng NBI si Santa Isabel at ngayon nananatili sa kanilang kustudiya. Si Santa Isabel ang pulis na miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na itinuturong dumukot umano sa Koreanong negosyante na si Jiik Ju sa Angeles, Pampanga nitong Oktubre. Base sa paunang investigasyon ng Angeles City Police na trace ang sasakyang ginamit sa pandurukot sa may bahay ni Santa Isabel. Hindi sumagot ang inaakusahang pulis sa mga pagtatanong kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Pero nang tanungin kung bakit siya sa NBI sumuko, ito ang kanyang isinagot. Yes, safe po tayo rito. Sa gitna naman ng press conference ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa sa Camp Crame, tumawag sa kanya si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hello, sir. Yes, sir. Sinabi raw noon ni Aguirre na nasa pangangalaga na ng NBI si Santa Isabel. Ikinadismaya ito ng PNP chief at sinabing kaya hindi sumuko sa PNP si Santa Isabel ay dahil alam niyang wala siyang kawala sa mga pulis. Tinanggap lang. Dapat tanggapin nila para hindi yung makalayas. Takutin yung Chinese, takutin yung Koreano, arestuhin ko, no? Pipirahan. May mga pulis na ganyan ginagawa. Kaya dapat yan yung mga pulis dapat pagpapatayin. Makita ko lang yung mga pulis yan. Kasarap talagang... Galit man, ang mahalaga raw para kay De La Rosa ay hawak na ng otoridad si Santa Isabel. Muli ring iginate ni De La Rosa na matibay ang kanilang ebidensya laban kay Santa Isabel. Bukod sa naturang pulis, tukoy na rin daw ng PNP ang iba pa umanong sangkot sa pagdukot kay G. Kabilang na rito ang dalawang pulis AIDG na naloko umano ni Santa Isabel. Nasa kustudiya sila ngayon ng PNP. May dalawa pa na naloko niya na legitimate operation na yung gagawin nila, pero yun pala, ganoon na pala ang gagawin nila. Yung dalawa na yan, hawak na ng director ng AIDG, least guilty yun. Pwede natin gawin yung witness. Isang retiradong pulis naman ang itinutulong naging padrino ni Santa Isabel kaya't nakapasok sa AIDG. Ang naturang padrino, hindi man pinangalanan pero kabilang daw ito sa mga matataas na opisyal ng PNP na sangkot umano sa drug trade. Nagkunaib ngayon sa isang tao na bago lang yan pumasok sa AIDG dahil hindi siya makapasok sa anti-kidnapping. Isipin mo, kung nakapasok sa anti-kidnapping group yan, to siya mismo kidnapper. Kawawa naman ang PNP. Retired na police, naging barangay captain ngayon, active na barangay captain, nasa listahan ng AIDG na nasa binanggit ni Presidente na yung listahan ni Presidente ng mga barangay captain na involved sa duga. Isa ring Korean national na kasabot umano ng mga dumukot kay G ang pinaghahanap din ng mga otoridad. Emil Sumangil, GMA News.